Mga kapatid, si Juan Bautista ang huli sa mga propeta sa lumang tipan at ang unang nagpahayag kay Kristo. Siya ang tulay sa pagitan ng luma at bagong tipan, patungkol sa kasaysayan ng kaligtasan. Kaya, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae, walang mas dakila kaysa kay Juan." Ngunit nagpatuloy si Jesus at sinabi, "Gayunman ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa sa Kanya." Kaya, ano nga ba? Wala bang mas dakila kaysa kay Juan? O ang lahat ba sa kaharian ng Diyos ay mas dakila kaysa sa Kanya? Na si Juan ang pinakadakila ay maliwanag. Ang lahat ng iba pang mga propeta noong unang panahon ay nagsalita lamang tungkol sa isang Mesiyas na darating. Si Juan ay talagang nakita, nakilala at nakipag-ugnayan sa Mesiyas na si Jesus at bininyagan pa siya at ipinakilala siya sa mundo. Ang kanyang kadakilaan ay nasa kanyang personal na kaugnayan kay Jesus at ang pribileyong ibinigay sa kanya ng Diyos na ihanda ang daan ng Panginoon. Ngunit bakit kung gayon ang pinakamaliit sa kaharian ng Diyos na kasama ikaw at ako ay mas dakila kaysa kay Juan? Ito ay dahil hindi naranasan ni Juan ang kabuuan ng ministeryo ni Jesus at higit sa lahat ang kaligtasan na kanyang napanalunan para sa atin sa krus. Sa katunayan, nung nakakulong si Juan, tinatanong pa niya kung si Jesus ba ang Mesiyas o dapat ba silang maghintay ng iba. Pribileyo natin na makilala na si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Dagdag pa, sinabi ni Juan na ang Mesiyas ay bibinyagan ang mga tao ng banal na espiritu habang siya mismo ay gumawa lamang ng bautismo ng pagsisisi para sa kasalanan. Dakila man si Juan, hindi niya naranasan ang pagpupuspos ng banal na espiritu na naranasan ng mga unang Kristiyano noong Pentecostes at nararanasan nating lahat sa pamamagitan ng mga sakramento ng binyag at kumpil. Kaya si Juan, tulad ng lahat ng iba pang mga propeta sa lumang tipan, ay tumingin lamang sa kung ano ang darating. Ngunit tayo mga Kristiyano ngayon ay naranasan na ang kabuuan ng ginawa ni Jesus. Amen.